Silent mode ang iyong telepono. Ang lahat po ay sumabay sa pambungad na awit. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santin akal. Magsiawit kayo at siya'y pagdangan, magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Padre. Araw po ng Biyernes sa unang linggo sa karaniwang panahon. Sinasama po natin ang ating mga dalalalang kahilingan sa ating mga intensyon sa banal na misang ito. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalanging sambayanan ay matapat mo nawang lingapin at subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, ang matatanda ng Israel ay nagsadya kay Samuel sa Rama at kanilang sinabi, "Matanda na kayo. Ang mga anak naman ninyo ay sumunod sa inyong mga bakas. Ang mabuti, ipili ninyo kami ng isang haring mamamahala sa amin tulad sa ibang bansa." Nalungkot si Samuel dahil sa kahilingan ng mga tao, kaya't dumalangin siya sa Panginoon. Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, "Sundin mo lahat ang sinasabi nila sapagkat hindi ikaw, kundi ako ang inaayawan nilang mamahala sa kanila." Lahat ng sinabi ng Panginoon kay Samuel ay sinabi nito sa mga Israelita. Ito ang sabi niya, "Ganito ang gagawin sa inyong magiging hari ninyo. Kukunin niya ang mga anak ninyong lalaki upang gawing kawal. Ang iba'y sakay ng karwaheng pandigma, ang iba'y mga ngabayo, at ang iba na may lakad na mangunguna sa pagsalakay.
ang iba'y gagawin niyang pinuno para sa 5,050. Ang iba'y itatalaga niya sa kanyang bukirin at sa gawaan ng mga kagamitan at karwahing pandigma. Ang inyong mga anak na babae naman ay gagawin niyang maggawa ng pabango, tagapagluto at tagagawa ng tinapay. Kukunin din niya ang pinakamagaganda ninyong bukirin, ubasan, taniman ng ulibo at paalagaan sa kanyang mga tauhan. Kukunin din niya ang 10 bahagi ng inyong ani at ubasan para ibigay sa kanyang pinuno at mga katulong sa palasyo. Kukunin niya pati ang inyong mga alila, babae at lalaki, ang pinakamagaganda ninyong baka, kabayo at asno. Kukunin din ang inyong kawan at kayo'y gagawin niyang alipin. Pagdating ng araw na iyon, idadaing ninyo sa Panginoon ang inyong hari na kayo na rin ang pumili, ngunit hindi niya kayo pinakikinggan. Hindi rin pinansin ng mga Israelita ang sinabi ni Samuel. Sa halip, sinabi nila, kahit ano ang gawin sa amin, ay ibig pa rin naming hari ang mamahala sa amin. Sa gayon, matutulod kami sa ibang bansa, pamamahalaan kami ng isang hari magtatanggol sa amin laban sa mga kaaway. Ang lahat ng ito'y sinabi ni Samuel sa Panginoon. Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, sundin mo ang gusto nila, bigyan mo sila ng hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang taong sa iyo'y sumasamba. Sa pagsamba nila'y inaawitan ka, at pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon ika'y pinupuri, ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang tagumpay namin ay iyong kaloob, dahilan sa iyong kagandahang loob. Pagkat pinili mo, yaong hari namin, kaloob mo ito, banal ng Israel. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Narito at dumating na isang dami ng propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. At sumayin niyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Kapernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa kanyang tahanan. Kaya't nagkatipon ang napakaraming tao, anupat wala nang matayuan kahit sa labas ng pintuan. Samantalang nangangaral si Jesus, may idinating na isang paralitikong dala ng 4 katao. Hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao, kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupo roong ilang iskriba na nagsaloob ng ganito, "Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastanganan sa Diyos iyan. Hindi ba't Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan?
Talos ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niyang, "Bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali ang sabihin sa paralitiko, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo, o ang sabihing, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan." Sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumindig naman ang paralitiko, binuhat ang kanyang higaan at umalis na nakikita ng lahat. Sila'y pawang ng gilalas at nagpuri sa Diyos, "Hindi pa kami nakakikita ng ganito ang kanilang wika." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang pagdating sa pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Sa dalawang pagbasa na atin pong napakinggan, dalawang pwede po nating pag-usapan na litaw na litaw sa ating dalawang pagbasa, ang malasakit at ang matibay na pananalig. Ang unang pagbasa, tingnan niyo po ang malasakit ni Samuel sa bayang Israel. Dahil ang matatanda ng Israel ay lumapit sa kanya noong siya'y nasa Rama para humingi ng hari, na kung saan ikinabigla ni Samuel, "Bakit kamo?" Dahil ang nais ni Samuel, ang hari nilang gawin ay ang Diyos. Ito ang identity ng Israel. Ano? Hindi ito kagaya ng ibang mga bansa na kung saan sila'y mayroong mga pinuno. Subalit para kay Samuel, dahil sila'y piniling bayan, dapat ang kanilang itinuturing na hari ay ang Diyos na nakipagtipan sa kanila. Kaya anong sabi ng matatanda ng bayan? "Matanda ka na. Ang iyong mga anak naman ay hindi naman gustong sumunod sa iyong mga yapak. Ipili mo kami ng hari." Sa pagmamalasakit po ni Samuel, ano ang kanyang ibinigay na mga consequence kung ito'y itutuloy nila ang pagpili ng hari? Anong sabi doon? "Ang inyong mga anak na lalaki, kukunin para maglingkod sa hari. Ang inyong mga anak na babae, kukunin din para maglinis, magluto, maglingkod sa palasyo na titirhan ng hari. Kahit ang inyong mga lupa, kukuhanin din ng hari." Ang lahat ng ito'y ipinahayag ni Samuel para lang baguhin ang kanilang isipan, ang pagmamalasakit ni Samuel sa bayang Israel. Subalit ano ang ginawa ng matatanda ng bayan ng Israel? Nagpumilit pa rin sila, na ipili sila ng hari. At ang pananalig ni Samuel sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang pananalangin, isinumbong niya ito sa Diyos. At ano ang sabi ng Diyos kay Samuel? "Pagbigyan mo sila, ipili mo sila ng hari." At ito ang kadahilanan kung bakit kahapon ang ating unang pagbasa na galing din po sa unang aklat ni Samuel ay pinasubok ng Panginoon ang kanilang pagkabigo. Dalawang beses silang natalo ng digmaan ng mga Pilistiyo dahil ang titigas ng ulo ng mga Israelita. Sa halip na sundin ang utos ng Diyos, ang kanila ang gusto nilang sundin. Subalit nandoon ang malasakit ni Samuel, nandoon ang kanyang matibay na pananampalataya sa Diyos. Subalit pinagbigyan ng Diyos
ang kahilingan ng kanyang bayang pinili, ang bayang Israel. Sa ating ebanghelyo, litaw na litaw din po ito. Ano ho? Ang pagmamalasakit ng apat na kaibigan ng taong paralitiko nung makita nilang hindi pwede at hindi sila makakadaan sa pintuan dahil napakarami ng tao dinadagsa ang bahay ng ating Panginoon. Ano ang ginawa ng mga kaibigan ng apat na paralitiko? Umakyat sa bubong at tinuklap ang bubong ng bahay na iyon. At that time kasi kung babalikan po natin ang kasaysayan ng mga Hudyo, madali pong bakbakin ang bubong noon at ito ay bloki-bloki. Ano? At sinasabi ng mga eksperto sa banal na kasulatan na isang bloki lang ang tinanggal ng apat na ito para ibaba ang paralitiko at doon mismo sa tapat ng ating Panginoon. Kaya nga, nang makita ng ating Panginoon ang paralitiko, ano ang sinabi ng ating Panginoon? Pinatatawad na ang iyong mga kasalanan, kinahabagan ng ating Panginoon. At ang kanilang pananampalataya, kung titingnan po natin, hindi lang doon sa apat maging ang paralitiko na ipinagkatiwala niya ang kanyang sarili sa apat na taong nagdala sa kanya. Pwede niyang sabihin ay napakaraming tao, wag niyo na akong galawin dito. Alam niyo, hindi makagalaw ang aking katawan dahil paralitiko nga. Pabayaan niyo na ako. Kung anumang mga discourage na pwede niyang sabihin, dahil alam po natin na napakasensitive ng may sakit. Subalit nakipag-cooperate ang may sakit sa apat na ito na parang sinasabi rin niyang gusto kong gumaling. Kaya ipinauubaya ko sa inyo kung ano ang inyong magagawa. Ang kanyang pananalig sa apat na kanyang kaibigan at ang pananalig din ng apat na ito sa ating Panginoon na magagawa ng ating Panginoon ang gusto nilang hingin ang kagalingan ng kanilang kaibigan. Pagmamalasakit at pananampalataya. Kapansin-pansin po, hindi inaddress ng ating Panginoon ang kanyang sakit. Sabi ko nga ay, pagkababa nung paralitiko, ano ang sinabi ng ating Panginoon dito? Anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo. Hindi sinabi ng ating Panginoon, pinagagaling na kita. Alam niyo po kung bakit? Maliban kasi sa somatic healing, para sa ating Panginoon, importante ang psychosomatic spiritual healing. Ito'y nagbibigay sa atin ng aral noong closeness ng kaluluwa at katawan ng tao. Dahil kung gumaling nga ang physical, subalit ang kalooban ng tao ay nandoon pa rin ang sakit. Wala ring mangyayari eh. Inuna ng Panginoon ang pagpapatawad sa kanyang mga kasalanan. Kaya mauunawaan natin doon sa conversation nila, doon sa mga eskriba, noong sabihin ng ating Panginoon ang pagpapatawad, di ba ang mga eskriba ay nagkaroon sila ng saluubin? Ang sabi ng mga eskriba, kalapastanganan ang ginagawa ng taong ito. Diyos lamang ang nakapagpapatawad ng kasalanan. Bakit niya ginagawa ito? Kaya anong sabi ng ating Panginoon? Anong mas madali sa inyo? Ang sabihin kong tumindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at ika'y umuwi. O ang sabihin pinatatawad ng iyong kasalanan. Ito yung conversation kung gaano kaugnay at kung gaano ka-close ang spiritual na aspeto ng tao at ang physical na aspeto ng tao. Kadalasan, ito po ang tinitingnan ng mga doktor na hindi lamang po natin alam. Pinanggagalingan ng sakit ang kasalanan.
na minsan dahil sa emotion, sa pag-iisip ng tao, kaya ang sistema ng kanyang katawan ay naaapektuhan, kaya nagkakaroon ng sakit. Ano ang sinasabi ng medical world tungkol sa kanser? Ano ang mas ang pinagbubuhatan ng kanser? Stressful na buhay. Pag ang tao ay stress na stress, expect na ilang buwan lamang yun, mayroon siyang mararamdaman. Psychological, psychosomatic, spiritual healing ang ginampanan ng ating Panginoon ngayon. Kaya marahil ang panawagan sa atin ng ating Panginoon, eksaminin po natin ang ating mga sarili, lalong-lalo na sa mga may sakit, may iniindang karamdaman. Eksaminin po natin ang ating kalooban. Ano? Dahil napaka-importante at malaking bahagi ang ginagampanan ng kaluluwa ng tao. Baka mapadali ang paghilom, ang paggaling ng karamdaman kung uunahin muna natin ang espiritual na aspeto ng ating pamumuhay. Amen. Para sa mamagahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito mapasaamin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami ay buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa amin ay kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana,
Hosana, Hosana, sa kalitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait linumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na espuso, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal, si Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin,
Ama sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Ngayon ang aming kakani sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may ipagalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus,
Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong inaanyayahan sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Isasagawang second collection na ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio
Maraming salamat po sa inyong kaloob. Panginoon, aking tanglaw, tanging ikaw ang kaligtasan. Sama-sama, ilayo mo ako. Ang sugo mo umibig sa'yo. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling naming kami ay pagbigyan pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipaggalob mong ikaw ay aming mapaglingkuran sa pamumuhay namin sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrochina, mungheng banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsipo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi na inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan. At bilang alaala din po na inyong pagbisita sa pambansang Dambana, para po sa ating mga balikbayan, OFW, at mga kasama nitong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrim's Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, bukas po araw ng Sabado, ikalabintatlo ng Enero at formal ilulunsad ang bisita pastoral sa Archdiocese ng Lipa. Wala pong misa sa ikadalawa ng tanghali at ang misa ng ikasyam na umaga at ikalawa ng hapon ay healing mass at lituhriya ng pagpapagaling na may pagbabasbas ng banal na tubig. Salamat po. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo
sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ng mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa sambayanan mong nasa iyong harapan, kasama ang kanilang mga gamit sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Luubin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanaong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanaong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naihain na po ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Sa Diyos. Ngayon at ipayo, pagaling at habang isang buhay, pag-ibig at katarungan.